Alright na, so grabe yung ano natin, biyahe, tapos yung puyat. So, kahapon. Ngayon ay ano ha, Sabado. Sabado ba? Wait lang, Biyernes pala. So kahapon ay Webes. So nung Miyerkules ng gabi hanggang Webes, so natulog naman ako ng tamang oras lang ng ano, alas 12 ako nagising ng alas 12 ng madaling araw. Tapos ako ya nagising ng alas 7:30 ng umaga. So basically nakatulog ako ng 6 or 7 oras 'yun. So, sapat yun na oras. Kaso nga lang, hindi ako nakapag-nap sa for the whole day of Thursday. Tapos, hindi na ako natulog nitong Webes, Biyernes ng gabi. No? So, ito na ngayon. Dumating kami dito kanina ng alas 9 ng umaga dito sa may San Fran. So, yung biyahe natin from Davao, ano yun, na it takes parang nasa mga 7 hours gawa nung sobrang bagal nilang tagal nilang mag-ano, mag-stay dun sa may Trento, sa Tagum. Una, sa Tagum, pinakamatagal na stopby nila. Tapos pangalawa sa may Trento, Agusan. Tapos, doon sa may barangay Paconsuelo. Tapos, yun, San Franz na. So, kaya inabot ng nasa mga 7 oras yung biyahe na supposedly mga 5 lang talaga. 4 to 5 hours lang kasi San Franz lang eh. Tapos, marami tayong ginawa kanina, bali nag-vlog, tapos yan, hinanap namin yung bahay nung long time, tiyahin ko yun eh, bahay ng tiyahin ko sa may Barubo na matatawag nating super long time talaga hindi na nakita. Kumbaga, nung umalis sila kasi sa amin doon sa Davao, ako ay hindi na pinanganak pa, eh, syempre ilang 19, kupong-kupong na ako eh, so I mean, nasa ilang dekada, no, na hindi sila nakita ng nanay, tsaka yung ano, kaya, nung kapatid ng tatay ko, kaya yun, pinuntahan niya dito, kinumusta niya. Kasi matanda na eh, ano na, sobrang katandaan, parang halos din na nga nakakilala kung hindi mo talaga ipapaalala sa kanya. Anyway, so, bakit ano ako andito, for to this video, anong meron? So, yun na lang, balit. Ito nga, nag-end up ako nito sa hotel sa may San Francisco, California. On a dark desert highway, Hotel California. By San Francisco tayo. Tapos ngayon, kanina hindi ko na na-vlog. Sobrang init, grabe. Alas 9 pa lang ng umaga kanina. Sobrang sakit na sa balat yung init, no. Talagang ramdam na ramdam. Nanonood talaga yung kanyang init. Tapos yun. Eh, ako'y talagang parang parang mag-breakdown na ako, no. Parang nagkukulaps na. So, ginawa ko ay hanap ako agad ng ano, hotel. So, bahala na. Basta ang importante ako ay makatulog. So, yun. Okay naman. Mura lang din naman. Hindi naman siya sa maganda siya na hotel. Feeling ko ito na yata yung pinakamaganda nitong hotel eh. Hindi ko lang na-check yung review nito kung ilan. So far, hindi naman kasi ako nanood ito online. Kumbaga, ako yung natatanong na sa mga tricycle driver. Actually, sa totoo lang, no, mga tricycle talaga, napakalaking tulong talaga yung mga yan. Maliban sa mga tambay, tricycle driver din, sila din talaga yung makapagbibigay sa atin ng mga magagandang information. Sabi ko, kuya, dalhin mo ako sa pinakamagandang hotel. Pinakamagandang hotel. Eh, paano naman kasi, San Francisco, Agusan del Sur, hindi naman talaga to tipong parang, ay, hindi naman siya yung Davao City or ano pa ba, mga Cagayan de Oro City. Tapos, or Manila, or Cebu, na kapag kasi nabing ano, hotel, di ba, para pang no-star, five-star hotel. So, ibig sabihin, parang ano lang siya, parang panganay lang siyang konti sa mga lodging in, parang ganun. Na may kita natin sa mga big city. So, ang ano, itong San Franz, pasilip tayo dito ha. Ano bang ano, window view po tayo dito. So far, ito yung window view natin. Window view ng hotel. So, wala tayong makikita ang view kasi wala naman talagang ganun dito sa San Franz. Meron dito parang palengke lang. Sana doon sa kabila baka merong view. Or pwede tayo mag-akit mamaya sa pinaka-roof deck. Ito yung ito, tsura ng hotel window view. So, kabila. Ayan. Mga hotel. Pero nakakatuwa kasi kanina, nung pagpunta ko dito, pasok ko pa lang, parang naiisip ko kung ito lang sana ang hotel na to kung existing na to way back 2007, 2008 nung ako ay nagtatrabaho dito ako nadidestino sa San Francisco, Agusan del Sur. Hindi sana ay nakapagpahinga ako sa ganitong lugar. Hindi ako nagtitiis doon sa mga tinutuluyan namin na paupahan. Ang tinutuloy namin paupahan dati ay matatagpuan sa may prosperidad.
Agusan del Sur. Okay, so yun lang. Bali, for today's video, show ko lang sa inyo yung ano. Papakita ko lang sa inyo yung labas na, kumbaga, night view ng San Francisco, Agusan del Sur. Tapos, okay na ba? Yan lang, ito lang naman ang ano natin, no? Kalat. Okay, maliit lang siya na room. Okay na rin, hindi siya umabot ng 1,000. Maganda siya. O nga pala, ba't ako dito? Kasi hindi ko lang talaga sinabi din sa mga kamag-anakan ko doon na ako'y mag-hotel para ako'y matulog ng ano, ng taong neto. Mahimbing. Kasi doon kasi, mahirap na pag doon kasi ako sa bahay ng pinsan ko, ng aking tiyahin, eh, ang mangyari kasi doon, baka, eh, siyempre, di ba, long time nosy, parang ganon. Eh, siyempre, usapan, kwentuhan, ala ko ano pa mga magiging banding-banding. So, patay yung ano. Tsaka, parang hindi ko, wala akong guts na magsabi, ano pala to? Itong aking paboritong damit. Wala kasing ano, eh, walang hangiran. So, ngayon, saan na ba yung hinahanap ko dito? Pala. Tapos, wala lutang pa yun, no? Hotel na hotel. Tapos ngayon, ang tawag na ito. Pag ako'y sasabihin ko na pagsasabihin kong ako'y matutulog, maghahanap ng hotel, talaga hindi papayag yung mga yon. Sigurado ako. Unang-una para hindi ako mahagastos. O, pangalawa, ipipin na ako ng ayoko yung ano talaga, yung pinagkakaabalahan. Ibig ko sabihin, parang basta ayoko parang hindi naman sa abala siguro tawag dyan, no? Kasi pinsan ko naman sila, kamag-anak, tsaka hindi naman kami laging nakikita. So, deserve din naman talaga na ano, pero para ako'y nahihiya. Kasi kahit ako din naman, kapag ka may bisita ako, ganun din naman gagawin ko siguro. Bigyan ko rin ng komportabling tulugan. Para komportable tulugan para sila ay makapagpahinga, makatulog, di ba? So, ako, pero pag ako'y gagawa ng ganun, parang hindi ko kaya. Ito na yon, no? So, punta tayo sa may Jollibee. So, ito yung hotel na tinuluyan natin, na maganda naman. So, dito ako sa pinaka dulo pala, pinakataas. Third floor. So time check tayo, it's 8:34. So ngayon nahanapin ko ay maginaw pala dito kapag kagabi, no? Parang ano siya, kabaliktaran din sa araw. Sobrang init sa araw, maginaw naman sa gabi. So ito yung hitsura ng labas. Kaso na-miss ko yung ano, no? Durya. Wala, may durian niya ba sila dito? And then, mamaya, hanap ako. Kung meron na siguro, mahal. Kasi malayo na siya sa Davao. Pero kaninang umaga, nung habang nasa biyahe kami from Davao, talagang may mga durian na mga puno hanggang sa may Trinto Agusan. Oh. Lampas pa nga, di ba? Lampas pa nga ng ano, Trinto Agusan, papunta rito, mayroon na nakikita mga punong durian. So, ibig sabihin, pero sila dito. Ayun. Hirap pumara. Ba't parang ano, takot akong pumara ng mga sasakyan. Iwan. Pag makalampas na, parang ayokong balikan ulit. Sa Kwadgya, sa sige, Jollibee. Ay, na ba yung mga inasaldriya? Sarado na. Sige, Jollibee na lang. Hindi ako pwede maging ano, no, food vlogger kasi wala, di ako mahilig kumain talaga sa gilid-gilid, labas-labas. Para feeling ko, ano, mahal. Abre pa ang ano ron, Kaisano, Grand. Sarado na po. Thank you.
sa'yo ba? Sa'yo? Alas 9 man dapat, plus 10. Highway. In fairness ha, may ano na rito ngayon. Yung Island Island. Kasi dati, ano yan eh, nilagyan na lang ano na yung asfalto. O ngayon, talagang naisang katuparan na yung island nila. O, sabi yung ano na ano. Siya, kumusta na San Trans siya? Kumusta na San Trans karon? Orang Yapon. Ha? Orang Yapon. Orang Yapon na San Trans? Oo. Atik, nagwapo na o, nanamoy mall. Nay Island Island, sa una, wala malag. Ibulit raman na kuhan sa una. Kanang espalto. Para may malang daw eh, isa ng grind robot. Oo. Para may yapon. Ayun, so dito natin sa may Jollibee. Tapos, ang pabasahin pala dito, 12 pesos. Mura lang. Para siyang ano lang, parang regular na pamasahin din sa Davao sa mga jeep. Page, boss. Ha? Saan ang page? YouTube. Imong-imong ba? Kwan, Gala the Explorer sa YouTube. Gala the Explorer? Oh, Gala the Explorer sa YouTube. Okay. Oh, shout out sa pangalan ni Mokoy. Tonyo. Oh, shout out kay Kuya Tonyo. Pinikab driver. So, dito na tayo sa may Jollibee. Kakain tayo. Gutom na, no? Time check tayo. It's 8:38. Tapos, ano mo natin, silip ito sa gilid-gilid dito sa labas kung ano meron. Yan, four-wheel drive, parking only. Wow, drive-thru. Wow, may drive-thru. Ito maganda kapag ka, nasa ano ka, Agusan, Tagapatin ay at least meron ka ng makain na Jollibee McDonald's ngayon. Di gaya dati, wala. Ano pala siya, ito yung ikot, rotunda. Yan. Mamaya, puntahan natin dyan. Kakain lang muna tayo. So ngayon, ang dati kong inuupahan ay sa may likod ng ano yun eh, eskwelahan ng criminology. San ba banda yun? Basta bago lang to, dito ako nung huli nung 2014 or oh, parang gano'n 2015. 2015 ako dito huling na destino. Like mga siguro mga isang buwan, isa or dalawang buwan. Tas ayun, maganda ang tubig, malinis, okay din naman. Hindi ko lang kung iniinom ba namin yung tubig dati sa boarding house. At tapos nung time na yon, wala pang ano, wala pang Gaisano Grand. Wala pa tong Jollibee, wala pa tong McDonald's. Asan na ba yun? McDonald's sa kabila. Hilira lang sila. So, ibig sabihin yung ano ko dati dito sa likod nito nun, likod nitong Jollibee, sure ako dito banda. Then, yung aking boarding house. Tsaka ang mura ng mga boarding house dito. Tinitinan ko kasi kanina yung ano, transit bago pa ako mag-check-in. Tinanong ko muna kung meron mga staycation. Hinanap ko sa Facebook. So naglabasan mga boarding house, marami, no? Tapos ang bayad, ang presyo is merong 1,200. Pero yung 1,200, beach spacer yun. Beach spacer yung 1,200. Tapos tsaka 1,300. Tapos meron na sabi, meron naman nag ano, bahay talaga buo, full house. So buong bahay, magkano yun? 1,800. Pero parang nakakaduda naman yun, no? Baka bahay yun na walang bahay lang, hindi naman, wala naman ding view. Baka inaanay na ganun. Anyway, so ito na yung ano, yung park nila, rotunda. Tignan natin kung may mga namamasyal ba dito, tumatambay. Basta dati, di ko makalimutan, nag-iikot-ikot kami dito. Siyempre, kapag kabadayo kasi sa lugar, hindi ka naman pwedeng mamasyal na solo-solo. Pero safe, mas safe, way safer ang ano ha, mas safer itong San Francisco kumpara sa Trento Agusan. Pagdating sa mga ano ha, tambay, ganun. Kasi may mga pulis talaga dito sa ano, San Frans, marami. Nakatambay, nakantabay. Pero babalik ulit ako dito ha. Ngayon kasi itong punta namin dito ay plain, eh hindi talaga siya yung gala na yun. Hindi talaga yung gala na vlog purpose, no? Kasi ano eh, bisita to sa kamag-anakan.
Ito yung chiro ng ano nila. Sintro. Yan, ikot. Yan yung galing sa Butuan City. Galing sa papunta ka na Surigao City din. Dyan din na daan. Surigao City. Tapos ito naman yung papuntang Tandag City, Surigao. Tapos pwede dito na rin dadaan yung ano. Kung galing kang Butuan City, dito ka rin dadaan na highway papuntang Mangagoy. Ang Mangagoy is barangay lang yan ng Peace Lake City, Surigao, kung saan taga doon si Tilma. Peace Lake City, Surigao. Mangagoy siya kasi yun yung pinakakilalang pangalan ng barangay nila kung saan dyan na maraming komersyo. Ba't kasi may mga ganong lugar sa Pilipinas na masikat pa yung pangalan ng barangay? Bakit doon yung nagiging sentro ng komersyo, hindi talaga sa pinakamismong bayan? Eh kasi ang istorya pala niyan, kapag hindi papayag yung mga may-ari ng ano lupa, na terikan tayoan ng mga negosyo, komersyal, hindi pinapaupahan. Kaya yun, pinapaupahan lang, dinodonate lang yung lupa para sa mga government offices. Pwede pagtayuan, pero pagdating sa mga commercial, hindi nila pinagbibinta or pinapaupahan. Kaya mas madalas na nade-develop yung mga barabarangay kumpara sa mismong bayan. So yun na yun, no? Bali, ito naman yung Padre Chong mula Dapa, ulitin natin. So yun yung papuntang Butuan City. Tapos Surigao City na rin, dyan na rin ang ano, daan. Tapos ito na yung San Francisco Eco. Tapos pagdiretso mo naman to dito, yun na yung papuntang Davao Region. Tapos ito naman yung papuntang Surigao Province. Barubo ang pinakaano nito, dulo. Yan, Barubo. Tapos pa right side ka, Tagbina, Hinatuan, Best Lake City, Surigao. Tapos dito naman na side, pa kaliwa, yon Liangga, papuntang San Agustin, yung ano, Britannia, doon yun. Tapos San Agustin, tapos papuntang ano, mga Tago, Tandag City, yan, Cortes, Madrigal, Carrascal, Basayo na yon. Surigao del Sur is this. So ang ganda na ng San Frans, no? So yung kaninang umaga, nung tinanong ko yung driver ng tricycle, sabi ko, kumusta na yung ano, San Francisco? Sabi niya, ganun pa rin naman, pero may improvement. Ganun, kahit paano, mayroon namang pinagkaiba nung araw, may improvement naman talaga daw, sabi. O, diba? So which is totoo naman yun. Kasi mayroon ng Gaysano Central, merong Gaysano Grand, tapos yung island talaga, ganda na ng ano, ng kalye, ng mga kalsada. Dati ano lang yan, madilim yan dyan, tapos walang ilaw sa gitna. Tapos yung Center Island, nilagyan ng spalto. Di ba? E di sana kung nilagay ng dati, kung nilagyan na sana na parang ganito, island, tapos nilagyan ng kuhat, ano mga, ay tama pala, pananim. Nilagyan pala yun ng ano daw, yun yung parang mga pichay, ganun. Anyway, so balik tayo sa may Jollibee, kakain na tayo, gutom na ako. So far, ako din makapagsabi, hindi man ako talaga mismo taga rito, pero kung i-compare ko yung una kong punta dito, 2007, 2008, tapos pangalawa nung 2014 ba yun, or 2015, ay dihamak na mas maganda na ngayon, no? Mas improved talaga siya. So yun, gaya na lang ito, pag nagugutom ako, thank you for watching ha, at kakain tayo ng Jollibee. So mas safe ang San Frans. Ilang beses na ako dito na hinimatay sa sobrang kalasingan sa may Barangay Uno. Sa may marami mga beer house kasi dito sa Barangay Uno. O mga karaoke bar, marami na nakilala sila. Jis sa Saragusa, no? Jis sa Saragusa. Tanga lang. Kasi lasing na eh. Ganun naman talaga kapag kalasing ka, kahit sinong artista gustuhin mong makita. Yan na yung tingin mo sa mga dilag, sa mga babae, akala mo ay artista na talaga, sobrang ganda. Kasi lasing. Anyway, yan lang. Thank you for watching. And bye-bye. Kakain na ako. Gutom. At tulog ulit.